Hi, Sesi! Mabuhay lang, Roger here, and welcome back again to my channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, welcome to Sesi Fam. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. Like for today, may bago na naman tayong video mga Sesi, and ito yung request ng mangilan-ngilan sa inyo. Ngayon, magre-review tayo guys ng Beauty Glaze products. Kompleto ako from primer hanggang sa eyeshadows and then foundation and everything, pati brushes and sponge, bumili talaga ako. Full face using only Beauty Glazed product. So, ano nga ba sa feeling ito ng isang Bicolana? Kasi guys, iba ang humid dito sa province at iba din ang humid pagdating sa Manila. So, may ilan sa inyo nag-request na gumawa daw ako ng review para malaman nila kung ano nga ba yung mga pwede kong i-recommend sa mga Bicolano na products. Kasi guys, super mura na mga products nila, promise, and marami akong naririnig na magandang reviews about sa kanila, pero yung mga nag-review nun is from Manila. So, ngayon, itatry natin dito sa Bicol kung okay nga ba ang Beauty Glaze products. Disclaimer lang, bago tayo mag-start, ang lahat ng ito ay hindi sponsored. Binili ko po ang lahat ng products, lahat ng items na ito. So, kung hindi nyo pa napapanood ang aking Shopee haul, guys, ililink ko na lang sila dito sa iCard sa taas para at least mapanood na ninyo. So, yeah, I'm so excited at ready na ang skin ko. Let's start the review! So, to start with, gagamit ako guys nitong Beauty Glazed Face Primer. Ang ganda ng mga packaging nila kasi may unity, iisa lang. This is the packaging looks like. Sana makita ninyo kasi bongga ang reflection ng lights. And dito guys sa kanyang lagayan, wala yung details niya. Pero dito sa box, kompleto yung details niya. 24 months daw ang kanyang expiration once na inopen siya. Yung kailangan nyong malaman dito sa details, sa likod, nandito siya. Meron siya guys ingredient na dimethicone, meaning this is silicone based primer. Titingnan natin kung mafi-fill upan niya ba yung mga pores ko. Pam. In fairness ha, ang tagal niya masak. So this is what the product looks like. Hindi siya ganun ka stiff, very smooth ang application niya. And totoo nga, nabublur out niya yung pores ko. Na-fill upan niya yung mga malalaki kong pores. As you can see, ditong part na ito, nag-mattify siya. And then dito, makita ninyo, bongga pa yung reflection ng lights. Meron din siyang scent. Para siyang pabango. Yung pabango ng matanda, ganon. Pero hindi naman siya ganun ka-strong. Kung sensitive kayo sa scent, hindi ko lang sure kung okay sa inyo tong primer na to. Airless pump din pala siya, guys. Mas bet ko talaga yung mga airless pump na products kasi mas safe siya gamitin. Hindi siya papasukan kaagad ng mga bacteria sa loob. Na-fill upan niya, guys, yung mga pores ko dito kasi ang lalaki talaga ng pores ko, promise. Ngayon naman, mag-proceed na tayo, guys, sa paglagay ng foundation. And for the foundation, dalawa yung binili kong shade, which is the Ivory and Naturally. Kasi yun yung problema kapag bibili ka online, hindi mo alam kung anong shade yung shade mo. So, kung pareho kayo ng shade ko, titingnan natin ngayon kung okay ba yung shades na ito sa akin. So, this is what the packaging looks like. It reminds me of the L'Oreal Infallible. Kasi parang ganito siya, kaya lang like mababa lang and malapad-lapad yung sa L'Oreal Infallible. So, this is the Matte Me Foundation. High coverage plus poreless. And same expiration lang din, 24 months once na inopen siya. Ang content niya is 30 ml and cruelty free din daw siya. Meaning hindi siya tinest sa animals. So guys, bumili pala ako ng kanilang brushes and bumili din ako ng sponge nila. Ang gagawin natin is that dito sa kabilang side gagamit ako ng brush and dito sa kabilang side gagamit naman ako ng sponge. So titingnan natin kung ano nga bang mas magandang pang-apply doon sa product nila. In fairness ha, hindi siya ganun ka-runny and hindi rin siya ganun ka-stiff. Hindi siya yung sticky. So, let's go.
So far, okay naman siya guys sa skin ko. And makikita mo, medium coverage lang siya. Pero up to full coverage daw to eh. High coverage daw. So, try natin lagyan pa ng konti pang product. As you can see, nakikita pa yung mga imperfections ko dito. And yung mga dark spots ko. So, try natin i-build up siya. Gagamit naman tayo on the other side nitong sponge. This is what the sponge looks like kapag hindi pa basa. And now, this is what the sponge looks like kapag binasa na siya. Just like regular na sponges, nag-expand siya. Guys, same lang yung amount na nilagay ko ha. Pero grabe mag-absorb tong sponge ng product. Diba? Very lightweight lang ha. Mas marami na yung nilagay ko dito. Pero light coverage lang ang nabibigay nitong sponge, which is hindi ko bet. Kasi ako, full coverage akong tao. Gusto ko matakpan yung mga chismis ko sa buhay. So, as you can see, dito takip na takip siya. And then dito, very lightweight lang siya. Kung makikita ninyo, inabsorb lang nung sponge yung product. So, itatry natin siyang i-build up. Very lightweight talaga yung nabigay na coverage ni sponge dito sa kabila. And then dito, full coverage siya using this brush. And nakadalawang patong na ako dito. But, hindi ako na-satisfied dito sa sponge. Try natin guys, patungan pa ng another layer. Kasi si na-absorb talaga niya yung product. So guys, mag-proceed na tayo ngayon sa paglagay ng concealer. So bumili ako ng shade 1 and shade 2. Again, this is what the packaging looks like. Very maliit lang siya and ang cute niya. It comes with 2 grams din and since super liit niya, hindi siya kasyang lagyan ng detail. So meron sila kasamang detail card dito sa loob ng plastic. Lahat ng kailangan nyong malaman nandito sa loob. So maglalagay lang ako dito sa aking eye bags dahil ilang araw na tayo walang tulog. And isa pala guys sa mga kalaban ko when it comes to makeup, itong fine lines ko dito. Wala pang foundation na nagawa na kaya yan ma-hide. Siguro hindi pa ako ganun ka-flexible pagdating sa mga makeup. Hindi ko pa na-try yung ibang brands. Pero mostly lahat ng mga local products na na-try ko, after an hour, magki-crease siya. So ito, titingnan natin kung okay ba siya. Sana okay siya sa skin ko kasi kapag ganon, I highly recommend it talaga sa mga clients ko and then sa mga friends ko. I use the shade 2 pala guys sa aking concealer. In fairness ha, super nagbe-blend siya sa skin ko. I mean, with the foundation. Syempre, same product lang din naman siya. I mean, same brand lang din naman siya. Kaya, magbe-blend talaga siya. Hindi ko lang alam kung magbe-blend din ba ito sa ibang brand ng foundation. Ang ganda niya kasi, it doesn't feel heavy sa skin. Mostly, ng mga local products, ang bigat niya sa skin. Pero ito, parang wala lang. Parang hindi ako naka foundation, like parang powder lang yung nakalagay. Ang scent din pala nito is pareho lang guys nung foundation. Hindi siya ganun kasakit sa ilong, pero may scent siya ng very light. Yun yung scent ng parang ano nga, pabango ng matanda, ganun. So since yun nga guys, wala pa silang powder or hindi lang ako nakapaghanap, comment down below kung may powder ba sila. Pero paghanap ko kasi as in dun sa store nila, wala silang powder. So ang gagamitin natin ngayon is ito lang na Nichido Final Powder in a Shade Ivory Glow. Hindi ako guys magbe-bake kasi gusto ko talaga matry kung okay ba siya sa skin ko. Isiset lang natin siya and gagamit lang din ako again ng powder brush doon sa Beauty Glaze na collection ng kanilang brushes. Ang pangit nitong brush guys. May mga tusok-tusok siya. Alam niyo yun, yung may mga patusok-tusok na natutusok yung skin mo. Hindi siya ganun ka-soft. Parang walis tambol. Maarte na kung maarte pero nasanay kasi ako doon sa brush ko na color pink, which is ito. Napaka-smooth niya and gentle pagdating sa skin. Gagamit lang ako guys ng dry na sponge para ma-lock in yung products. And now, mag-proceed na tayo sa ating eyebrows. And for that, ito yung nabili ko sa kanila. This is their eyebrow gel. It comes with 5 shades but I only got the auburn and ebony para makapag-dry ako kung ano yung mas maganda sa kanilang dalawa. Nandito yung kanilang detail sa likod. By the way guys, ang Beauty Glaze is made in China but a Philippine brand, I believe. In fairness ha, malaki siya pero yung laman niya, ito lang. So meron siyang kasamang maliit lang na brush
And ang cute niya guys, oh, may spoolie and then meron siyang eyebrow brush, which is sa tingin ko, hindi ko naman magagamit, pero itatry natin to gamitin ngayon. Ako kasi guys, pagdating sa pangkilay, gusto ko yung ashy, ayoko yung masyadong brown. Ito yung ebony, like ashy na chocolatey. Ito yung mas ashy yung sa loob niya. So try natin siya iswatch. Very creamy siya. Try natin tong auburn. Pero itong auburn parang masyado siyang red. But kung makikita ninyo sa kanyang lagayan, this is ashy. Ano ba yan? Beauty glaze? Napaka-dark niya. So this is auburn and this is ebony. May pagka-red tone nga talaga siya. Itong isa, ashy. Pero parang hindi naman nagkakalayo ah. Grabe yung kanyang pigmentation guys. Kasi isang touch mo lang doon sa pan, dire-diretso siya. I guess gagamitin ko itong ebony kasi hindi siya red tone. Alam niyo yun, yung sobrang kapal nung brush niya. So, masyado yung mapapakapal yung kilay ninyo kapag ito yung ginamit ninyo. So, kung ayaw ninyo ng masyadong makapal na kilay, gumamit na lang kayo guys ng mga brush na meron kayo. It looks nice sa aking kilay kasi hindi siya guys streaky. Masyado siyang madaling i-blend. Kung nagisimula pa lang kayo sa pagkikilay, hindi pa kayo ganun ka-pro sa pagkikilay, baka mahirapan kayo dito sa product na to kasi very pigmented siya. Baka masobrahan ninyo sa paglagay, baka mapakapal ninyo. So, I don't recommend this doon sa mga nagsisimula pa lang sa pag-makeup. Pero, kung nagsisimula pa lang kayo and then sanay na kayo sa eyebrow pomade, mabilis lang to sa inyo guys, promise. So lilinisin ko lang siya ng concealer and then gagawin ko lang to sa kabila, magbabalik ako. Just an update guys ha, yung aking under eyes is nag-start na siya mag-crease. Yun ang problema sa skin ko, mabilis mag-crease ang foundation or concealer sa akin. So I guess kailangan ko itong i-bake dahil gagawa rin ako ng colorful makeup look ngayon. But in this area and then in here, nakikita ko nag-i-start na siya guys mag-crease and then nakikita ko na yung mga fine lines. Tingnan natin kung tatagal ba siya at the end of the video. So ngayon, mag-i-start na tayo ngayon sa aking eye makeup and for that, ito lang muna ang aking gagamitin. The Beauty Glaze Color Fusion Over the Rainbow Highly Pigmented Eyeshadow. It is easy to blend. Then, bumili rin pala ako ng color board ng Beauty Glazed and itatry ko rin kasi siya. Gagawa ako ng separate video para sa color board na ito and titingnan ko kung okay ba lahat ng pigmentations ng eyeshadows niya. So, it comes with this plastic para protected siya when it chips. Here in this side, you can see all the warm tones. And then in this side, all the cool tones. Lakas makasyala talaga guys. Parang mga pang Hawaii ang style niya. Mag-swatch tayo guys ng kaunti lamang. Oops. Oh my God. Girl. Yung kanyang shimmer shade. Oh my gosh. Gustong gusto ko guys. But yung yellow. Try natin kung buildable ba siya. Nakikita ko sa pag-swatch ko pa lang. Parang napaka-powdery niya. So here are the milk colors. The green. Wow. The blue. Oh my gosh. Pero guys, grabe. Grabe yung powdery niya. Baka masyado kong nabonggahan sa swatch. I mean, sa paglubog ng aking sadap bomb. Oh my gosh! I super love this turquoise. Turquoise ba to? Or light blue, chambermaid, powder blue. But girl, So, to prime my lids, gagamit lang ako guys nung kanilang concealer. This is in a shade 2. Grabe na guys yung pagkikrease nung aking under eyes. So, ibibake ko siya using again the loose powder from Michido. At para guys, makatch natin yung fallouts. To start off guys, iwa-warm up ko muna ang aking lids using this brown orangey tone para magkaroon ako ng dimension. Ang pangit lang sa mga brush nila kasi walang mga pangalan. Magdi-deep na ako ngayon guys dito sa shade ng green. Hindi ko na guys sa inyo ipapakita yung pag-deep ko para dire-diretso tayo. Mag-i-start ako maglagay dito sa taas ng lids ko. And to blend that out, mag-deep lang ako dun sa lighter shade ng green. Parang lime siya. Grabe yung fallouts niya dito sa my nose ko. At hindi ko siya na-bake. Kaya feeling ko didikit siya.
dumikit nga. So, need natin siya din i-bake para makatch niya yung mga fallouts. So, ngayon, magdi-dip na ako ngayon doon sa blue na shade. Then, ipapak ko lang din siya dito on top of green and papunta dito sa outer corner ng lids ko. And para naman dito sa outermost part ng lids ko, purple naman yung gagamitin kong shade. And again, using nung nag-iisa nating blending brush, i-blend ko lang yung blue and purple and green all together now. Ngayon naman, i-cut ko guys yung crease ko using again nung concealer and hindi ko na siya i-erase. Tingnan natin kung okay ba siya on top of another concealer, kung hindi ba siya magiging cakey mamaya. At ngayon naman guys, para doon sa loob ng crease, gagamit tayo ngayon ng shimmer shade. Grabe yung fallouts. Magdidip ako guys dito sa yellow and gagamit lang ako nung free na brush na binigay nila sa akin na very maliit lang. Papak ko lang siya dito sa... Gagamit naman ako ulit nung orange na shimmer shade. So dito sa loob guys, puro shimmer ang ginagamit ko para makita natin kung okay ba siya. So para guys, mag-blend in itong red and then itong purple, gagamit ako ng darkest shade na meron sila dito sa kanilang palette, which is itong dark blue. Kasi feeling ko magko-complement naman siya once na-blended together. Divine mercy! Sa baba naman guys, gagamit tayo ng female colors pero matte naman yung gagamitin natin para magamit natin lahat ng color. Para naman sa ating lash line, gagamit ulit ako ng darkest shade ng blue para magkaroon tayo ng dimension. So ngayon naman guys, mag-proceed na tayo sa paglagay ng aking eyeliner. And for that, gagamit tayo nitong Beauty Glaze Gel Fixed Line Eyeliner and it contains 5 grams of the products inside. Lahat ng kailangan ninyong malaman para sa product na yan, nandito siya guys sa likod. Ano nga ba ang feeling ng ganitong paggamit? Kasi ako talaga guys, nasanay na ako ng liquid eyeliner ang nilalagay ko. Nagtry na rin ako ng pen eyeliner and so far okay naman siya. This is the product. Looks like it comes with a brush. Oh my gosh! Very creamy siya. Akala ko pa naman sobrang tigas niya. Pero, like, what the hell? Parang poster paint yung kanyang texture. Hindi ko bet ang formulation nito. Very streaky siya, guys. Ito yung mga formula na tipong pag naluha ka or yung client mo nagmimilagro, lumuluha ng basta-basta. Feeling ko kakalat to ng bonggang-bongga. Parang itong mga ganitong eyeliner, maganda siya gamitin as a base primer pag kayo gagamit ng black na eyeshadows. Mabilis siya mag-dry ha, in fairness. Ayan, wala siyang transfer. Nagugustuhan ko naman siya ng very light. So guys, gagawin ko lang yung ginawa ko dito sa kabila. Magbabalik ako. Sorry, may pa-transition. Di nyo kinaya. So guys, I'm done with my eye makeup. Naglagay lang ako guys ng mascara, ng false eyelashes. Kasi wala akong nabiling mascara doon sa store nila. Gumamit lang ako guys nitong favorite kong double up mascara from Fashion 21. And for my false eyelashes, gumamit lang ako nito guys. Ito yung nabili kong false eyelash na 150 pesos kung hindi nyo pa napapanood aking Shopee haul. Guys, very worth it kasi napakaganda nung kanyang eyelashes. Naglagay rin ako guys ng contact lenses and nag-bronze and contour na ako diretso kasi wala rin akong nabiling bronzer and contour doon sa kanilang store. Wala rin ditong brown. Kaya gumamit na lang ako guys nitong Mel's Cosmetics. Ito yung darkest shade nila ng foundation. Pero guys, ito ha, nag-retouch na ako kasi 2 hours and 20 minutes pa lang tayo. Sabihin na natin 2 hours pa lang yung foundation. But, grabe na yung crease kanina dito. Ngayon naman guys, magpo-proceed na tayo sa paglagay ng ating blush on. This is the pressed cheek color and it comes with 5 shades din ata or 6. But, I only bought the peach orange number 05 and then 02, that's coral. Kasi bumili ako ng pink tone and bumili rin ako ng orange tone. So, this is what the packaging looks like. And it comes with 3.5 grams ng product. This is the orange tone and this is the pink tone. So, itry natin siya pareho kung okay naman ba. Powdery siya guys. Dito ko na lang ilalagay ha.
Di ko alam kung nakikita ba ninyo. So, gagamitin natin guys yung orange. So, to apply the product, gagamit lang ako nitong, hindi ko alam kung anong tawag dito sa brush nila na ito. Unang dip ko pa lang guys, grabe, nakuha niya na yung product. It reminds me of the Detail Makeover, yung kanilang blush. Kasi, very powdery din. And then, grabe yung powder niya na nandoon sa pan. So, apply lang natin siya dito sa apples of my cheeks. Bet ko ito dyan. Sa my nose bridge ko, para magkaroon tayo ng mga pakeming effect na naro natural na blush kineme. Oh my gosh! I'm living for the blush! Ngayon guys, mag-proceed na tayo sa paglagay ng ating highlighter. And ito lang guys yung nakuha ko sa kanilang store. Isa lang yung binili kong shade. So this is what the packaging looks like. It contains 3.73 grams. And may salamin siya, which is I love the most. Kasi kapag ka mag-retouch, may salamin. Try muna natin siya guys, iswatch. Oh! Ang ganda niya guys, kasi oh, kung makikita ninyo, very fine yung highlights niya talaga. So gagamit na lang ako guys ng random brush sa pag-apply ng product. Fallouts, hello! Whoa! I'm so living for this. Pero guys, very light lang yung kanyang coverage. Try natin basain kung maganda ba. Set ko muna yung face ko using this Intuit Makeup Stay Mineral Setting Spray kasi wala silang setting spray. Oh, ayan. Pongga yung color payoff niya. Grabe guys, ang ganda niya. Opak. Makikita ko yung glow. Bongga siya, Zoy. Maglalagay rin ako dito. And maglalagay rin ako guys sa aking brow bones. Maglalagay rin ako dito sa tip ng nose ko. TikTok style. And then dito sa bridge ng nose ko. Mag-proceed na tayo ngayon sa paglagay ng ating lipstick. And for that, ito lang guys yung nabili ko. This is the Beauty Glazed Matte Liquid Lipstick. It comes with the shade Malibu, Ginger, Crystal, Ten, Angel, Love Bite, and Vixen. This Beauty Glazed lipstick costs 219 pesos and meron ka ng lima. Kada item contains 0.65 ml. Sulit naman na siya kung titingnan nyo, pero nabuka agad, girl. Ganun ka, girl, karupok. By the way, guys, ito na yung eyebrows kanina. Ang sabi, smudge-proof siya. So, tingnan natin kung ma-smudge pa siya. In 3, 2, 1, and... Ay! Sorry! Pero guys, nagta-transfer yung product. Pero hindi na siya na-smudge, oh. Perfect! So, try natin to. Oh, ang dark. In fairness, dito sa lipstick nila, ha? Maganda rin. And, alam niyo, yun yung amoy ng chocolate. So, I guess, ito na lang, guys, sa taas ang gamitin natin. And, i-concealer ko na lang ng very light. Create tayo guys ng gradient, tapos since walang lighter shade ng lipstick, gamitin na lang natin yung concealer na natitira dito sa innermost part ng lips ko. Ang lagkit niya guys, ah. Pero it doesn't feel heavy naman sa lips, pero hindi siya ganun ka-blendable. So habang hindi pa siya nagda-dry, kung kaya niya siyang i-blend using any other liquid lipstick, i-blend na ninyo. So guys, I'm done with the look. So bago tayo magbigay ng final review, magmo-montage moment muna tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys! Final thoughts about this product. Mag-start tayo dito sa primer nila. This is very nice. Ginawa naman talaga niya yung kanyang gawain na magkaroon ng invisible pores. Kung nakikita ninyo, 3 hours na sa akin yung makeup and
Habang tumatagal siya, guys, mas nagiging smooth, guys, yung dito ko sa my T-zone area, which is I love the most. Next naman is itong foundation. Nagdadalawa ako kung okay ba siya or not kasi nagpapatchy-patchy siya, guys. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung sa foundation ba yun or kung sa concealer. Pero ditong part, kasi ito lang naman yung pure foundation talaga, okay naman, as in poreless talaga siya, ang smooth lang ng application. And now for the concealer, itong concealer, guys, nagdadalawa pa ako kung i-recommend ko ba to or not. Pero as a base primer sa inyong eye makeup, I would definitely recommend this kasi, guys, super nagawa niya yung kanyang gawain na mas lumabas yung colors, yung pigments ng eyeshadow na ilalagay. Now, for the eyebrows, dito ako natuwa ng bonggang-bongga kasi sa price niyang 69 or 79 pesos only. Could you imagine? Halos kapantayan niya, guys, talaga yung LA Girl Pomade, which costs 349 pesos or nag-price hike na kasi sila. I guess 459 pesos na ito sa kanila, yung sa LA Girl. Pero ito 70 pesos. Next naman, dito sa ating eyeliner. Ang nagustuhan ko dito, guys, kanina kasi, diba, mabilis lang ako mag-apply ng black. And then after that, super dikit talaga, guys, yung gamit kong glue. As you can see, hindi siya nagtatanggal kasi yung gamit ko ngang eyeliner from Fashion 21, lumuha lang ako ng konti, nagtatanggal siya dito sa may inner corner ng eyes ko. Pero ito, dumikit talaga siya. As a base primer, guys, sa inyong black eyeshadow, promise, napakaganda nito. Pero ang downside lang naman nito is that mabilis siya talaga mag-dry. And once na nag-dry na siya, hindi mo na magagalaw yung product. Dito na tayo ngayon sa ating Beauty Glaze Cheek Color. I would definitely recommend this to you kasi, guys, ang pigmentation niya, bongga. Pwede nyo rin to, guys, magamit sa inyong eyes, pamalit sa inyong eyeshadows, like mga on the go. I would definitely recommend this to you and you must give it a try also. And dito naman tayo ngayon sa kanilang highlighter for its price na 119 pesos. Para nakikisabayan din naman siya sa Squad Cosmetics, sa Detail Makeover, sa BYS, and etc. Kumbaga, pupunta ako sa store and then makita ko to. Pwedeng hindi ko siya bilhin kasi for its price. Pero kung sa kanyang pigmentation, may mga fallouts siya ng very light. Pero guys, yung highlights niya, very fine talaga, guys. Now, dito na tayo sa last part ng kanilang products, which is the Beauty Glaze Lipstick. I would definitely not recommend this kasi kahit ngayon, very sticky siya, which is I hate the most. Tumungo naman tayo ngayon, guys, dito sa kanilang paraphernalia, which is itong curler, sponge, and brushes. So, for the curler, I would definitely recommend this sa inyo kasi 30 pesos lang naman siya. And ang lawak, guys, nung pagkakurlan niya. So kahit naka-false eyelashes na ako, tapos magkakurl ako, makukuha niya pa rin talagang maikurl. But for the sponge, this is a big no. Mas maganda pa nga siguro yung mabibili ninyo dyan sa essentials. I would definitely not recommend this. Siguro gumamit muna kayo ng brush bago kayo maggamit nito. Kumakain siya ng product. And for the brushes naman, guys, itong limang to, maganda yung kanyang foundation applicator. Pwede ko siya ma-recommend sa inyo. Pero itong tatlong ito, may mga tumutusok, guys, dito sa malaki. Nakaka-bother siya. Pwedeng katihin si client kapag ito yung ginamit ko kasi nga may tumutusok. And ito, hindi ko alam, parang wala naman tong silbi. Ito rin naman, like, for contour siya, for cream contour. Eh, hindi naman ako nagki-cream contour, so hindi ko siya magagamit. Dito naman tayo ngayon sa kanilang eyeshadow brushes. These three, I would definitely recommend this to you kasi ang ganda nila, guys. Ang ganda ng kanilang pag-blend. Kung nakita ninyo, well-blended yung aking eyeshadows and this is because of this. Pero ito, guys, ang kanilang pangkilay, hindi ko talaga bet ito, eh. Walang silbi kasi napaka-kapal niya. Kung i-compare mo siya doon sa pangkilay ko, oh. And ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Of course, the Beauty Glaze Color Fusion over the Rainbow Palette. Kasi lahat ng gusto kong shades, pigmentation-wise, very perfect siya. Very fit siya for me na gusto ko parating full glam or like special effects. I would definitely use this sa mga susunod ko pang mga makeup. And I should recommend this to you too. I would definitely recommend this to you too. Kasi kung nagsisimula ka pa lang sa full glam and then sa creative look, you have to give it a try. Kasi, guys,
sa halaga niyang 360 pesos, ang ganda ng pigmentation, and yun nga lang, hindi ko natin natatry kung tatagal ba siya sa aking eyes, kung hindi ba siya maglalighten. Bago ko tapusin itong video, ipapakita ko na muna sa inyo yung mukha ko mamaya. I-wear test din natin ito, titingnan natin kung okay ba siya sa skin ko ng ilang oras. So, ipapakita ko na in 5, 4, 3, 2, 1... And this is an inserted clips, mga sesi. So, this is what my face looks like after 8 hours and 30 minutes, I believe. So, kung makikita nyo, grabe na yung grease ng mukha ko. O, lalapit ako ng very light. Pero, huwag nyo akong pandirihan kasi kahit ako nandidiri. Kasi kung makikita ninyo, bongga na yung oil. And then, guys, bongga yung crease dito. O, sinasabi ko sa inyo, walang foundation na hindi nagki-crease sa akin dito or any concealer. Pero, itong binake ko kanina dito sa aking under eyes, himala ha, hindi siya nag-crease. Meaning, kailangan talaga i-bake yung concealer, I mean foundation, diretso dito sa under eyes para hindi siya nag-crease. Regarding naman sa ating eye makeup, so far, hindi naman siya nag-crease. And, ganun pa rin yung pigmentation, maganda pa rin siya. Dito naman sa noo ko, ganun pa rin siya, nagpapatchy-patchy pa rin, pero hindi na siya nadagdagan. Yung crease lang, naging visible yung fine lines ko dito. So, try natin siya ngayon, i-blot. Pero since wala tayong blotting paper, gagamit lang ako guys nitong tissue. Tingnan natin kung magta-transfer siya. Girl, bongga pa rin yung pag-transfer niya, ano. Pero, bongga na yung nabawas na oil sa mukha ko. Na-remove na natin yung oil, but... As you can see, andyan pa rin guys yung kanyang fine lines. Regarding naman guys dito sa aking lipstick, as you can see, ganun pa rin siya. Plakak na plakak pa rin siya. Pagdating naman pala guys dito sa blush ko, as you can see, meron pa rin akong blush. So, binet na bet ko talaga yung blush nila. Ang problema nga lang dito naman sa aking highlighter is that masyado na siyang nag-texturize guys. Kumbaga, mas nakita na yung texture ng mukha ko nung nag-set na yung highlighter sa face ko. So, hindi ko siya masyadong binet. Overall guys, ang maire-recommend ko pa rin talaga sa inyong products are this. Una, itong kanilang primer kasi habang tumatagal guys, ang ganda nung effect niya. As in, nag-smoothen itong dito sa T-zone ko. Yung next naman is itong foundation nila kasi ayun nga, nag-blend in siya ng bonggang-bongga sa skin ko. Hindi siya ganun guys, nag-oxidize kasi acidic ako eh. And isa pa guys na nagustuhan ko dito sa foundation nila is that alam nyo yun na kahit 8 hours na parang wala lang ako guys foundation kasi weightless talaga siya pagdating sa skin. Next naman guys is itong blush nila. As you can see nga, yun meron pa rin akong blush hanggang ngayon. And of course the concealer kasi hindi guys nag-patch yung aking eyes, yung eyeshadows ko. So super duper bet ko talaga itong concealer sa price niyang 49 pesos. And of course, ang kanilang pangkilay, as you can see guys, walang nag-transfer na product sa daliri ko. So that is it for our video guys. Sana natulungan ko kayo to decide which to buy products sa Beauty Glazed. And sana may natutunan kayo dito sa aking review. Sana nalaman ninyo yung mga kailangan ninyong malaman dito sa ating review. And kung meron man kayong hindi narinig or meron man akong nakalimutan, pasensya na. This is just my second time to review products. Pero lahat ng sinabi kong yun guys is on my side. Kumbaga ito yung na-experience ko and... Ito yung nakikita ko dito sa mga products na ginamit ko. So kung meron man akong hindi nagustuhan, hindi ko talaga nagustuhan. Kasi I am very particular doon sa quality ng products, kung okay ba siya and kung hindi. Sana nagustuhan nyo itong way ko ng pag-review. And thank you all so much guys for watching this video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside there para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. And... Kung hindi pa tayo friends sa aking social media accounts, let's be friends, Sesi. Again, thank you all so much guys for watching. See you on my next video. Hindi pa bye-bye kasi panoorin niyo muna guys yung videos kong yan. Meron pa tayong mga upcoming makeup reviews kasi i-review ko pa yung color board and meron akong i-review na lipstick. So panoorin niyo na lang. Hanggang dito na lang tayo. Bye guys. Bye!